RR Bisfalls. Ang RR Bisfalls sa Bibayatin ay panapanahon at pinakamainam na makita sa panahon ng tag-ulan. Mahigit isang oras na paglalakad ang talun mula sa sitio Bibayatin sa Lagayan. Minsan ay napuputol ang Bibayatin mula sa poblasyon kapag tumataas ang mga ilog sa panahon ng malakas na pag-ulan, kaya pinakamahusay na makipag-ugnayan sa Abra Mizang Tours upang ayusin ang mga gabay at 4x4 na transportasyon bago pumunta sa sitio na nasa 3 kilometro mula sa poblasyon. Mayroong 5 tawiran sa ilog na dapat gawin sa daan patungo sa talun, ang ilan ay maaaring tumawid sa pamamagitan ng tubo kung ang level ng tubig ay mas mataas kaysa sa normal. Sa sandaling nasa talon ay masasaksihan mo ang isang nakamamanghang 50 metrong kurtina ng tubig na pumapatak sa ibabaw ng berdeng pako na natatakpan ng backdrop. Para sa pagbabalik sa Bibayatin, mayroong opsyon ng whitewater tubong pababa ng ilog. Ito ay isang talagang kapanapanabot na karanasan at magbibigay sa iyo ng isang malaking adrenaline rush habang ikaw ay bumababa at sa ibabaw ng agos. Ginagamit ng mga lokal na mangingisda ang ganitong paraan ng transportasyon para makauwi na dala ang kanilang mga huli pagkaraan ng isang araw na pangingisda sa itaas ng ilog, at ang tubing ay ipinakilala para sa mga turista bilang isang kailangang pangalawang kita. Ang iyong mga gabay ay pawang mga makaranasang mangingisda na alam ang ilog. Gabriela Silang Gallery of Fine Arts. Ang Gabriela Carino Silang Gallery of Fine Arts ay isang Aladdin's Cave na puno ng mga hindi mabibiling artifact at ito ang 300 taong gulang na ancestral home ng pamilya Carino. Ang bahay na ito ay kung saan humingi ng kanlungan ang rebolusyonaryong mandirigma na si Gabriela Silang upang takasan ang mga Kastila na nagsisikap na hulihin siya pagkatapos ng pagbitay sa kanyang asawang si Diego Silang. Noong 1993, nagpa siya si dating Philippines Ambassador to Sri Lanka, Rosario V. Carino, nabuksan ito sa publiko bilang isang museo. Naglalaman ito ng mga relikya mula sa Rebolusyong Pilipino gayon din ng mga sining at antigo mula sa buong mundo. Ang koleksyon ay mayroon ding mga painting ni Juan Luna, Fernando Amorsolo, at Pablo Picasso, bukod sa iba pa. Ang museo ay matatagpuan na ngayon sa dating kulungan ng mga kabayo ng bahay. Tiwek Rock Formation. Tiwek Rock Formations, Alawa, Tineg. Isa pang kapaki-pakinabang na destinasyon sa Tineg. Isang oras na biyahe lamang mula sa Apao Rolling Hills ay ang nayo ng Alawa. Isang maikling paglalakad at makarating ka sa malinis na tubig ng Ilog Binongan, at ang mga kaakit-akit na rock formation na ito. Sundin ang iyong gabay sa gilid ng bangin na daanan na humahantong sa ilang purong puting rock formation. Dama ang adrenaline build-up dahil mayroon kang opsyon na tumalon sa talampas ng 11 metro sa asul na tubig sa ibaba, at umakyat muli sa isa sa mga mukha ng bato. O umupo lang sa gilid, tamasahin ang tanawin at kumuha ng maraming larawan upang ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Apao Rolling Hills. Dahil halos kumpleto na ang kalsada mula San Juan hanggang Vera, nagiging mas sikat ang Apao Rolling Hills bilang isang day trip mula sa Banggen para sa mga tanawin ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Subukang mag-camping, mag-hiking at mag-explore pa sa mga burol. Malapit ang Mount Pisusok at magandang akyatin. Caparcon Falls. Ang Abra ay kilala bilang Waterfall Capital of the North, at Caparcon Falls ang pinakakilala sa kanilang lahat. Paborito ng lahat. Ang paglalakbay sa Caparcon ay maaaring pabalik-balik. Kilala ito bilang Hell Ride to Paradise, at kapag nakarating ka na doon ay nakalimutan ang lahat ng sakit at paghihirap habang inilulubog mo ang iyong sarili sa mga maalamat na pool, lumakad pababa sa ilog ng Tineg upang makita ang Mother Falls at masiyahan sa pagtalon at paglangoy sa asul na lagoon.